po pag nanonood ng Jurassic World. Yun lang po. So, iba-iba yung ano, no? Iba-iba yung level, no? Ng appraisal natin, no? Sa ating mga sarili. On my part, I would say, highly religious ako, especially during younger days. Ayun ko, bakit gano'n, no? Parang bata ako, talagang, actually, active ako dun sa, ano, alam niyo, yung image ni Mama Mary na nililipat-lipat sa ibang mga bahay-bahay. Tapos you pray the rosary. Very active ako nun. Eh, kaso minsan ginagabi kami. Pag uwi ko, palo ako. Eh, ganun, no? Kaya lang, itong asyumachu, ewan ko lang, no? Parang humina ng konti. So, natanong lang natin, no? Kasi we'll be discussing, no? Actually, this concept of religiosity. Eh. And we will try to compare it, for example, ang religiosity ba, can we equate it to spirituality? Are they the same, no? Religiosity equals spirituality. Pagka ikaw ba religious, automatic, you are spiritual. Sana, di ba? Pag napag-uusapan yung mga, ito, no? Mga tungkol sa religion, kakabit niyan yung word na spirituality. Anong understanding niyo pag sinabing spirituality? Pareho ba yan ng religiosity? Para po sa akin, hindi po equivalent ang religious sa spirituality. Kasi for one, ang religious po kasi, your belief is into a higher power. When spirituality naman po kasi, your belief is within, hindi, wala po kasi ako masyadong experience with spirituality. Pero sa pagkakaalam ko po kasi, ang spirituality is, well, higher power, but not believing into a certain God. You're believing na parang may dissension or may parang belief ka that can make you attain into a higher level than you are right now without worshiping. Actually, dalawa yung take sa spirituality. Sa part ng mga religious group, for example, mga simbahan, they equate spirituality with yung soul, di ba? You are spiritual, kasi meron kang soul, no? You take care of your soul. Kaya lang sa philosophical level kasi, iba ang meaning ng spirituality. No? In philosophy, pag sinabi ng spirituality, ito yung pinaka parang urge, no? Yung urge, natural urge sa atin na to find meaning. Yung hanapan ng kahulugan ng mga bagay sa sarili mo, sa pag-iisip. You wanted to connect yourself, no? Beyond you sa other other things, no? People in your environment. Parang ganun yung sa philosophy, no? Kumbaga, magkaiba yung meaning ng spirituality and philosophy sa meaning of spirituality sa religion. Kasi very, medyo ano lang, no? Medyo sort of constricted yung ano, no, yung conception ng spirituality sa religion. And I have listened to one Indian philosopher, sabi niya, between spirituality and religiosity raw, ano raw ang mas malawak, no? Sabi niya, actually mas malawak yung spirituality, no? The reason why people are getting themselves to be part, no, of religion. Ano ang driving force dito? Spirituality. Okay, nakuha niyo sinasabi natin. What makes you spiritual? Yung urge, no? To find meaning in you and others. Okay? Halimbawa, gusto mo malaman kung bakit saan ka nang galing, di ba? That's why some people affiliate themselves to mga religious, ano, no? Religious group. Diba? Anong reason, di ba? Gusto mo magkaroon ng ano yun, no? Gusto mong masagot yung mga question mo. Gusto mo malaman ano ka as a person. Pero sabi rin ng Indian philosopher na that I heard lecturing, sometimes the same spirituality may weaken, no? Yung religiosity mo. Actually, sabi nila, no, bakit may mga tao na after being highly devoted in this religion, then suddenly
biglang bumababa yung level ng religiosity. Bakit? Kasi hindi niya makita yung meaning and no? Hindi niya makita yung sarili niya, yung meaning, no? Na hinahanap niya. In the context of the sentence. Kawa niyo? So, sometimes, spirituality, no? The search for meaning can even weaken your religiosity. Okay? Pero kung okay naman yung exposure mo, no? Yung sa religion na yun, it may even reinforce, no? Yung pagiging spiritual. Kasi sa atin, di ba, pag mga tinatawag natin religious, usually, ang connotation natin sa mga religious is yung mga very avid, di ba, to follow yung mga teachings, practices, rituals of their given church, for example. Pero minsan kasi religious na, pero you're not at all spiritual, di ba? Narinig niyo ba yung kantang Banan na Aso, Santong Kabayo? Very religious, di ba? Yung character being presented in the song. Pero wala siyang spirituality. In my own understanding po, since parang isinasabi ko na Banan na Aso, natatawa ko, it talks about the people who are religious but do not participate in the morals of their own religion. Just what spiritually hypocrites, no? Kasi hindi nila napapractice yung what is it that they learn, no? In different church. Ganun yung parang idea naman. And sometimes it happens, di ba? Minsan, sabi natin, ang teachings ng religion, basically, ay isa na, di ba? Parang coexistence. Respect and peaceful coexistence with others. But then again, you would find religious people, I mean, san mas to ano pa, no? Mas malakas pa ng discrimination. Diba? Halimbawa, you would find religious leaders, no? Galit na galit, for example, sa mga perseps. Saka rin ba kayo, no? Bakit sila galit na galit sa mga trans sex, sa mga LGBTQ community? Religious leaders ito, ha? If you're going to ask me, sir, I think it is not open to new ideas and to, alam mo, sir, parang kung ano yung nakasulat sa Biblia kahit taon-taon na yung sinulat. Literally, kung ano yung nakasulat doon, sabi, man and woman, hindi man and woman lang. Very dogmatic, no? Nakakalungkot na minsan makakarinig ka ng mga ganun. Sabi natin, God is love. Pero makakarinig ka ng mga religious leaders na numero uno, no? Pagdating sa ano, no? Pagpapalaganap ng tinatawag nating discrimination. Minsan nga kahit yung ano, di ba? There are some teachings of church na minsan justifies yung gender inequality. Minsan, no, religion na, pero when you try to check the teachings, may mga ilang religion din na, ano, na promotor ng ano, ng inequality. Ako, I do not agree, for example, dun sa, eto naman yung, ito yung usual interpretation ng mga religious leaders, no? Pagka daw babae ka, magpasakop ka sa asawa mo. Parang pag tinignan mo, it justifies, no? Yung male dominance over dun sa female. May mga ganun, no? Parang mali yung parang hindi mo makita yung congruence, no? Between the real teachings, for example, of Christ. Dun sa thoughts being preached naman by the same leaders, no, ng mga Catholic Church. Okay? Kaya dapat, no, kasabay ng pagiging religious natin, dapat maging ano, very much critical din tayo. One way to nurturing, no, yung pagiging critical natin, dapat na binabasa rin natin, di ba? Yung mga doctrines, no? Kaya lang marami, ano lang, di ba? Bakit, why are you a Catholic? Minsan, nagsisimba kasi ako sa every, ano eh. Ah, ganun lang, no? Ganun lang level, no? Very important that we ourselves, we try to discover them.
or deepen yung tinatawag nating religiosity and faith natin. Okay?